giniagam. Hindi natin alam yung nasa likod. Nasaan na ba yung sasakyan natin? Baka masagasaan natin yung Camaro natin. Tapos bitaw? So, abay, welcome back to the channel kung saan tayo nagre-review ng mga supercars and insane machines dito sa ating bansa. On today's video, we have here an income-generating machine. Part 2. It's the Simtruck Howo NX 10-wheeler Transit Mixer. Kaswabe, let's begin! Kaswabe, magandang araw sa inyong lahat. Nice kong batiin ang Julian Motors dahil sila nagbigay ng access para makapag-review tayo sa isang income-generating machine. And this one is part 2 dahil yung nakaraan, isang dump truck naman ang na-review natin. Sa lahat ng information, nasa description below or pin comment below, nice ko din batiin ang Air Spencer made from Japan. It is a ceramic powder. If you want long-lasting aroma sa iyong cabin, go get one ng isang Air Spencer car air freshener. Ang Julian Motors, they are importer and dealer ng mga insane and high-performance trucks. Also, sila ang official distributor ng Sinotruck Howo, the number one and leading maker ng truck sa China, which is nandito na sa Pilipinas ngayon. At gusto mo makita ang kanilang main showroom, nasa EDSA nga pala. Ngayon, nasa May Kawayan, Bulacan lang tayo para i-review ito. Meron dati tayong ni-review na N7 dump truck. This one is a transit mixer. Lahat ng pinag-uusapan natin dito, mga sports car, mga supercar, enough muna yung review doon. Maghahatid tayo ngayon ng pwedeng maging kabuhayan natin. And please don't forget to subscribe dahil mainit yun lang yung appreciation mo. Let's begin. Para sa unang suabe feature ng ating transit mixer, let's talk about the front axle and rear axle. Ito nga pala yung tinatawag na MAN technology. Wherein, pag sinabi mong NX na variant, mas naging super heavy duty yung pang-ilalim natin. Very incredible kasi dito sa likod, it can carry up to 16.5 tons. Doon naman sa front axle natin, umabot siya ng 9 tons compared sa Brand X na 13 to 15 tons lang ang kaya. This one is super heavy duty. Siyempre, pag ginamit ito, mas malelesen natin yung time traveled from point A to point B. And yung pang-ilalim natin, mas nakakasigurado tayo para pag nagbiyahe ka off-road, lalong-lalo na yung mga manong driver natin, mas magiging safe sila, lalo na pag nabalahaw, tiyak mong napakatibay ng iyong mga front and rear axle. Kaswabe, this one is 315 ATR 22.5 with one spare tire. It uses NS07 strong suspension and also ang gas tank naman natin ay nasa 300 liters. Kaswabe, talking about the transmission, this one is HW19710 with 10-speed automatic transmission with 380 horsepower. Pagdating naman sa exhaust, kaswabe, this is environmental friendly because it is a Euro 4. Then meron siyang tinatawag na added liquid urea. Hindi ko alam kung tama ko nang sabi, pero ang pinakagawain yun is para yung mga harmful na nitrogen oxides maging harmless yung substance, dinedestroy niya yun or binobroken down niya into pieces para maging moist lang paglabas doon sa kanyang mga exhaust pipes. Etong ball drum natin, ang capacity niya ay kaya ang 10 tao. Pero biro lang, 10 cubic meter. Ang brand niya ay CIMC, which is the leading manufacturer of top-of-the-line cement tanks in China. Kaya CIMC, baka naman. Para i-operate ang ball drum natin, meron ka ritong very long lever. Pinush or pull natin pa left and right. Magro-rotate ang ating ball drum. At dahil pinag-usapan na natin to, let's go naman sa interior ng ating transit mixer. Suabe, walk around details bago tayo mapunta sa interior and yung driving pleasure ng isang transit mixer. So this is the front, silver and gray ang combination. Mas larger yung emblem compared sa isang N7 because this is NX. Julian Motors, you have those wiper
Howo. Then ang kulay niya ay off-white. Hindi siya purely white. Ang headlights, meron siyang rails for protection. Kung saan-saan ito nakarating through mga off-road and muddy, mabato, kahit anong weather, may protection siya. So reflector, meron kang projection bulb, very strong steel guard dito sa pang-ilalim mo. Yung ground clearance, mataas. Ito naman yung mga stepboard natin para paakyat. Kung makikita mo, may style na rin kahit papano yung side mirrors. Ano yan ah? Power folding na rin at the same time. So, kulay orange ang haba, no? 22.5 inch. Doon naman kaswabe yung gas tank natin na 300 liters of space. Ang pagkakaalam ko, this one is the liquid urea, yung part na to. Sana tama nga tayo. So, may script ka, keep distance, 10-wheeler, ball drum natin, again, 10 cubic meter. Tapos, ito ang stairs, yung lever, yung semento. Diyan na agos, mag-i-slide siya. And of course, this is the rear part ng ating transit mixer, yung taillights, and mga safety marker lights. It's time now para dumiretso na talaga tayo doon sa driver cockpit ng transit mixer. Hydraulics, oh. Okay, let's hop in, kaswabe. Kung tinatanong mo naman kung magkano ang ating transit mixer, this one is 3.7 million if you want to own one. Nandyan yung info sa description below. At syempre, napapansin mo ba yung napapansin ko? Suot nga pala natin ang merch na Rico Suave. Of course, Rico Suave, Blackout, and YouTube icon natin. Please, go get one para masuportahan nyo ang ating channel. Maraming salamat in advance para mas makapaghatid pa tayo ng mga malulupit na contents dito sa Pilipinas. Anyway, NX Standard Cabin. Ituro ko lang sa inyo kung ano yung mga features. Radio, tapos napakalaki na sun visor. Hindi ko alam kung magagamit natin to kasi ang laki rin ng ating front windshield. Gear shift lever. This is 10 forward speed. Pinaka handbrake natin. Ayon sa eksperto, itong maliit na to. Ang steering wheel, sobrang batsa. This is a 4-spoke steering wheel. Multi-gauges and black and white. Yung nasa gitna ng infotainment system. Lahat yan, speedometer, tachometer, battery, yung liquid urea and air pressure, everything here, yung hazard, nandito naman. Those differential locks, yung climate control, may compartment ka dito, meron kang cup holder dyan, may patungan ka ng cellphone, kahit ano pwede ipatong dyan, kasi rubber naman. And meron kang tokador tuloy. Medium size cabin. May cortina ka para pag gusto natin magpahinga, yun ang drive or yung kasama ng passenger, pwede kang magpahinga dito sa likod. Yung door panel natin, meron kang grab handle, then very, very huge na side mirror, may patayo, tapos merong pa-square. Alam mo ang maganda rito, even track na te-test drive natin. Pero hindi nga lang sa kalsada muna dahil ayokong magsugal ng aking buhay. Madali lang i-handle to, okay? Aircon natin, andyan na. Elevated lang talaga and medyo may kaba. Unang sa lahat, syempre safety muna. Dahil isa itong truck, diba? And clutch. Ito yung air pressure niya. Satisfying. Let's go sa first gear. Bitaw clutch? Ganun pala yun. Tapos ito, release the handbrake. I am driving! Pero, puro brake. Ayoko na. Ang reverse ay ganito. Tapos, yon. Ganyan humagod ka swabe ng truck. Ang bilis niya pala gumalaw, no? Grabe, ganito kabilis, no? Kaya kailangan pala dahan-dahan ka sa pag-release ng clutch. Yung brake, talagang super gagamitin mo pala pag ganito. Iba yung pressure niya. Mas malakas. Yung weight rin, nararamdaman ko. Pero, kayang-kaya. Mukhang na kinakabahan. Meron bang sasakyan sa likod? Wala naman, di ba? Isa pa, neutral natin, nasa gitna. Pakita mo rin yung kalsada, bida, syempre. Paano pag nilow ko lang? Low lang.
Ba't ganun ang bilis niya? Ang ano, pagka-release pa lang ng clutch, biglang umaabante ka agad. Nakakabigla. Tapos igas ko. Ano, tatagusa tayo sa Blue na Gate? Tagusan na natin to. Biglang kinabahan, no? Inapindot yung gas pedal. So hindi siya katulad ng sasakyan na kahit nakadiin lang yung clutch, pumapasok na yung gear? Neutral yung mga sir, tapos mo pinawan yung clutch doon sa'yo. Tapos mo tapak-tapos ka. Ba't ganun kumakagat siya? Tapos bitaw? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Eh, wala. Kailangan. We need more practice. Kasi sabi, magkaiba siya sa manual na sasakyan. I am telling you, yung pagtimpla, hindi siya katulad ng kotse. Okay. Wala ba tayong ano, 360 surround camera dito? Hindi natin alam yung nasa likod. Nasaan na ba yung sasakyan natin? Baka masagasaan natin yung Camaro natin. Kuya muna. Oo. Bukha muna sa gilid. Oh, sige, sige. Para mas expert ano na tayo. Out sa bahay ni Kuya ngayon. Nakita. Evicted, evicted tayo. Pwede lang ba? Pero naka-clutch ka pa rin. Oo, naka-clutch mo rin. Ba't ganun sa akin hindi pumapasok? Yun, oh. Suwabe, oh. Sumot yung kanyang, ha? Hanggang Camaro ka lang. Gusto ko ma-achieve yun. Sir, pag naka-neutral ka, upit ako lang. Papasok siya. Muntang ino. Kahit double clutch. Ah, okay lang kahit may trrrr, may gumaganon. Pasok pa rin? Papasok pa rin. Ah, kaya. Kasi ang ginagawa ko, pag narinig ko yun, kala ko hindi siya pumapasok, hindi ko na pinipilit. Yun pala, pwede naman yun. Oh, sige, sige. Kasi, alam mo yun, pag sa kotse, pag may sumabit, mali yung pasok ng clutch mo. Pero dito, tama naman pala yun. May parang lumalagari kasi sa loob, kaya naiilang ako. Isipin mo, 1 year ako nagpaturo dito sa loob na yun. Makalipas ang isang taon, master na natin. Oh, pasok! Siyempre, yung ano, di ba? Oh. Alam mo, normal ko itong ginagawa talaga eh. Kaya, alam mo, ayan na. Reverse. Oh. Oh, po. 'Di ba? Kanina kumakal. Oh, ngayon magaling na ako. Guys, you can hire me. Murang-mura, transit mixer driver na ako. Pwede i-register ko 'to pang Grab. Madali lang naman eh. Basta parang kotse rin, yung nag-aaral ka ng kotse. Sa una, kakabahan ka, parang dala-dala mo yung buong sasakyan. Hindi ko pa makuha yung seating position ko, ang lapad ng manibela natin. Pero kayang-kaya kahit papunta ng Manila. Bala ko ngang ano eh, dalhin to. Don't forget to subscribe and hit that notification bell pag marami ka pang gustong makita. Sana makita mo rin yung dump truck review. Bago tayo dumating dito sa video na to, meron tayong pass review para mas malalim yung pinakamaging knowledge nyo about sa Sino Truck Howo by Julian Motors. God bless, more power and more performance.